Sa mga wala pang bibi dyan, ngayon, usapan natin ang bibi mo. Okay, sa mga walang bibi, makinig kayo guys. Baka ito na ang inyong inahanap na bibi. Ito na ang baby uno, baby halotech, this baby mo, si baby halotech. Ang isang medyo chubby na konti guys, pero okay lang yan. Hindi na pinag-usapan ang panlabas. Pag-usapan ng panloob mamaya, yun ang importante naman talaga guys, yung panloob. At isang baby rin na karaniwan, baka gusto mo ang baby na to, sexy na, baka magustuhan mo siya. Ito na si baby number 2, si bottom bracket squared type. O, di ba? Sexy niya, no? Di ba? Ayan, sexy niya. This is the square type bottom bracket. Okay, celebrating to. Patuloy nito guys, the whole video. Kanyang vital statistics ng inyong BB. Mga walang BB, para sa ito, guys, ang BB mo. Shout out kay Paul Maming. Hindi na pwede sa ito, dahil may BB ka na. Okay, Crossley lang, shout out. Manood ka, baka magka-BB ka na. Nagkaroon din kay Arjun Macango na naghahanap din ng BB. Okay, John, panood ka. Shout out kay Joshua Larguesa, aka Jojo Bautista. Sa mga wala pang BB, bigyan ko ng BB. Ito ang BB mo. Please don't forget to subscribe, likes, and comment. Ito yung mga klase ng mga bottom brackets. Ito yung cutterless axle, is ordinary axle. Sunod dito yung square type bottom bracket. At yung Octalink, ito yung Octalink din na bottom bracket. At yung Halotech type na Halotech. Ito yung mga ilan sa mga types ng Halotech na ginagamit sa bike. Pag-usapan natin guys ngayon, it's about bottom bracket bearings. Okay. Meron tayong maraming klase ng bearings. Bottom bracket bearings, Halotech bearings, at ang square type bearings. Check natin kung saan anong meron sa mga bearings at sa mga Halotech na to. Okay, ito yung bottom bracket square type. Bakit yung square type? Medyo may kabigatan siya ng konti. Ito yung ginagamit sa mga okay. Ang bottom bracket square type ay ito. Meron may mga sizes din ito about sa bottom bracket na to. Okay, pag ang crank mo ay 3x, tumapasin niyo rito, mayroong size dito yan sa side niya. Okay, yan ang sizes niyan. Sa mga 3x na cranks, advisable yung size na 118, 122, at 124 mm. So, kung sa 3x mo na gusto mo ng cell bearing, square type, yun ang mga sizes naman. For 1x naman is 113mm, ito 113 yan, at yung 110mm. So 110 is mas okay siya for 1x na for square type na bottom bracket bearings. So maraming brand to, may Ragusa, mayroong Toy Submit, okay, maraming type din to. May Shimano rin ito guys, na square type. So depende sa sizes mo, depende sa crank mo, depende sa crank, at depende sa sizes mo. Kung ano yung crank mo, possible, dapat yun ang size din ng iyong bottom bracket. That's the square type. This is the Halotech. The Halotech bearing. Okay, ang Halotech bearing na to, usually ang sizes naman ito. Ang sukatin ng sizes is 1.37 by 24 mm. So, 1.37, ito yung diameter ng BB is 1.37, at yung 24 mm naman, yun yung sukat ng spindle, yung spindle ng inyong crank. So yung sabihin dito, ang size dito is 1.37 by 24 mm. Ibig sabihin nun, yung spindle mo ay 24 mm ang pwede lang dito. Guys, meron tayong isa pa rito, isa pang Roca brand, same size, 1.37 by 24 mm. Ito tayo guys, Shimano brand, the BB52.
Holotech 2. Okay, BB-52. Ito yung mano to. Okay, okay. For jury. Okay, o any for Shimano, pwede siya. Ang size niya ay 1.37 by 24 mm. Same size na Shimano, bottom bracket, Holotech 2. So, Holotech 2 siya. Okay, the BB-52. Okay, check natin mamaya anong bearing nito. The sizes niya for mountain bike. Yung grasa niya is gulay green. Okay, kaya ito yung mga tread type pala. Anyway, lahat ito ay tread type. Dalawang klase naman yung press, yung dalawang klase naman yung bottom bracket. May sinasabing tread type, meron namang ito yung sinasabing tread. Tread type siya na Holotech. So this is the NT500 press fit bottom bracket. Press fit, sabi na press fit siya, wala siyang tread diyan. Repress na ito sa frame. So running one to ginagamit for carbon na frame. Threadless siya, no thread. So press fit type na bottom bracket. It's a Shimano NT500. Ang size niya is ganun pa rin, 1.37 by 24 mm. So para pareha sa loob niya, yung diameter niya para pareha siya. So sabihin nito, isa lang ang bearing ito, guys. Kanyang spacer pala, kanyang spacer. Isang spacer siya. Spacer. Okay, anong purpose ng spacer na to, guys? Ano bang dahilan bakit may spacer siya? Saan ginagamit ito? Paano gamitin ang mga spacer na yan? Ang spacer ito ginagamit ito depende sa distance ng inyong frame. Iba, pwedeng hindi gamitin to, pwedeng gamitin ang isa o dalawa o isa lang. Depende yung guys sa crank mo. So, hindi lahat ito kinakabit. May tatlong spacer na yan. Hindi lahat ito kinakabit. Pag-usapan ito yung bearing, anong bang number ng bearing nito? Just in case masira yung bearing, yung isa o dalawang bearing na yan. O kung ayaw ng set ito, kung gusto yung palitan, may isa lang sira niya, pwede nyo palitan ng bearing nito lahat. So ang size is 24 mm. So ano bang bearing nito, mamaya meron tayong gagawin sa Shimano na yun, sa Shimano. Paano magtanggal ang bearing nito at ano yung bearing nito, guys. Ang sizes ng bearing na yun ay suitable para sa mga BB na BB51, BB52, BB90, BB95, BB86, BB92 at NT500. So lahat ng sizes ng bearing nila, yung code ng bearing ng Holotech bearing na yon ay isa lang kanyang bearing size. Ang bearing para magpalit ng bearing, anong size ng bearing nito ng Holotech na to for 24 mm.